Tapos ang ginawa mo kay Mara, paano mo ako nahaharap ng parang walang nangyari? Ginawa ko lang naman kung anong dapat, Alvina. Bakit ka ba nagagalit? Eh, hindi mo naman siya kaano-ano. Katulong mo lang siya, di ba? She lives in my house. She's my responsibility. At kahit wala mo kaming relasyon ni Mara, hindi ka pa rin dapat nananakit ng batang walang kalaban-laban, Vanessa. Dapat pala, ikaw nagdidisiplina sa kanya. Wala na siyang ginawa, kundi ipahamak ang anak ko. Pinaglalaban ko lang naman si Christian, ah. Mommy, tama na, please. Nag-usap na tayo, di ba? Alvira, matagal na tayong magkaibigan, right? Hayaan mo bang sirain ang Mara na yan? Nagsamahan natin. Wala kang karapatan para manakit ng kahit na sino. In fact, I want you to apologize to Mara. Sino ka ba sa tingin mo? I will never apologize to that girl. Never. Alvira, hindi ko alam na ganyan ka pala. You disappoint me. Christian, let's go. Tita, Tito, sorry po. Oh my God! Nakita ko yung parents mo kasama nila si Mara. Papunta silang principal's office. Mukha ngang one happy family na sila eh. Manahimik ka nga dyan. Ba't ang init ang ulo mo? Aren't you happy? Mukhang mapapatalsik na yung Mara na yan sa school natin. Success ang plano mo. Huwag ka nga maingay dyan. Baka mamay may makarinig pa sa'yo eh. Alam mo ba nagsususpecha na sa'kin si Daddy? Wala dapat ibang makalam kung anong ginawa natin. What? Pati ba naman yung daddy mo na brainwash siya ng Mara na yan? Kilala mo naman yung Mara na yun eh. Para siyang garapata. Once na nakadikit na siya, mahirap na siyang alisin. Katulad ng ginawa niya dito sa school. Ganun na din yung ginagawa niya sa parents mo. Hinding-hindi niya magagawa yun. Kung ang garapata tinitiris, pinapangako ko. Akong titiris sa Mara na yan. Tito, nasa loob na po si Mommy. Mara, dito ka na muna. Apo. Alvira. Mara. Bakit? Wala. Naisip ko lang, pinapag-usapan nila yung future ko sa loob. Taka pinapamukha ni Mommy na siya yung responsible sa akin. Kisa, hindi mo siya dahil nagsasalitaan ng ganyan. Mommy mo pa rin siya. You're right. Sorry. Frustrated lang ako sa situation. Isa sa pinakamalaking kasalanan sa school ang ginawa ng anak ninyo, Mrs. Toralba. We just cannot let that go. Pwede po siyang ma-expel for this. Pero walang ginagawa ang anak ko. At hindi siya mandaraya. Mula elementary ay dito na siya sa school niyo. At alam niyo yan. Pero inamin na po niya ang ginawa niya. Hindi porket inamin niya, ay siya na yung gumawa nun. Nilaso ng Mara David na yan ang utak ng anak ko. Kaya dapat siyang ma-expel. Dahil masama siyang impluensya sa mga estudyante dito. Vanessa, excuse me, no? Pero sana naman huwag mong pagbintangan basta-basta si Mara. Kung totoo man yung sinasabi mo, hindi dapat pumayag si Christian, hindi ba? I won't let that girl ruin my son's life. Sorry nga pala sa ginawa niya yung Mommy. Hindi tama yung ginawa niya. Hindi ka dapat sinaktan. Hindi mo naman kilala ang mingin ng sorry eh. Maniwala ka man na sa hindi, naiintindihan ko yung Mommy mo. Ikaw lang rin yung iniisip niya. Hindi ko pa rin kayang makita na masasaktan ka. Kaya ko naman yung sarili ko eh. At saka nakasiguro ako na kaya lang yung ginawa ng Mommy mo dahil ayaw ka niya mapahama. Dahil mahal na mahal ka na. Eh, ikaw din, di ba? Ayaw mo ako mapahama?
So, ibig ba sabihin na, mahal mo rin ako?